Kakambal na ng pag-ulan ng iba't ibang peligro, kaya mahalagang alamin ang color-coded rainfall advisories ng PAGASA. Yellow warning ang itinataas kapag malakas ang pag-ulan sa susunod na 2 oras. Kung pagbabatayan ang topografiya ng NCR, ang ganitong ulan ay makakapuno ng 2 galong tubig kada oras sa 1 square meter area. Posible itong magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar. Orange warning ang inilalabas kasabay ng matinding ulan. 4 hanggang 8 galong tubig kada oras ang kaya nitong ibuhos at matinding pagbaha ang maaring idulot. Dapat maging handa sa posibleng paglikas. Kung maituturing na emergency ang pagbuhos ng ulan, red warning ang itinataas. 8 galong tubig pataas ang kaya nitong ibuhos kada oras at posibleng magpatuloy sa susunod na 2 oras. Mapanganib ang pagbaha at kailangan ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, depende sa lokasyon, topografiya at klasipikasyon ng lupa sa isang lugar ang epekto ng bawat abiso. Magandang umaga, kayo ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. Success is following the pattern of life once enjoyed the most. Tampok sa photos of the day ngayong araw, ang temang patterns. Sa unang larawan na kuha ni Verdi Lara sa National Museum sa Manila, kita ang paikot na hagdan na tila patungo sa isang misteryosong lugar. Pagmasdan ang ganda ng bulaklak na kinunan sa mountain back sa Benguet ni Aris Aglupus. Experience serenity and tranquility dito sa larawan na ipinadala ni J.D. Galing. Galing yan sa Santa Catalina de Alejandra Church sa Abra. Ang larawang ito naman ni Kelly Cassandra, kita ang kamanghamanghang pagkakagawa ng infrastruktura sa UP Diliman sa Quezon City. At ang huling larawan na kuha ni Tony Castillon, may kita ang kapiraso ng kasaysayan ng D-Minor Basilica sa Metro Manila. True friends aren't the ones who make your problem disappear. They are the ones who won't disappear when you're facing problems. Sa darating na araw ng Pasko, huwag kalilimutang batiin at magpasalamat sa mga natatangi mong kaibigan. Sabayan kami sa pagbibilang dahil 71 araw na lang bago ang pinakaiintay na araw. At yan nagtatapos ang aming programa live mula sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako si Patrick Absuna, magandang umaga at magingat po kayo.